Kerja boy. Hey. Bakit? Nagbayan? Baka namimiss ka na ng mga viewers mo. Viewers? Baka nga na. I-upload na ako? Oh. Oh, wait lang mga kaibigan. Agad, agad. Medyo busy lang si Kuya Jebs. Mayroon tayong mga inasikaso ng mga nagdaang araw. Okay, wait lang. Tapusin ko lang ito. Tapos, install natin yung driver nung ano, gaya nung sinabi ko nung huling video ko. No, wait lang. Ito nga, oh, inaalikabok na. Oh. Pilang araw ko na namang di nabubuksa. Disclaimer. Hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagtuturong ito ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral, kuhanin nyo, at kung wala naman, wala akong pakialam. So yun na nga mga kaibigan, ano, Kuya Jeboy here, nagbabalik at welcome dito sa ating channel na. Kung bago ka pala kaibigan sa channel na to, ay i-hit mo na yung subscribe button at itamay mo na yung notification bell para updated ka sa mga bagong video at tutorial na i-upload natin. So, pasensya na mga kaibigan kasi medyo na-delay tayo. No? May mga importante lang tayong nilakad. So, palagay ko, pang ilang araw na ba yung nag-upload ako? Parang 4 days na. Not okay, eto nga yung naipangako ko sa inyo mga kaibigan, no? Kung saan na i-install natin yung driver ng ating isang cutter platter. Ito yung Kuya brand. No? At saka pala mga kaibigan, ang gamit nating OS or operating system dito ay Windows 10 Pro. No? Na 64-bit. Tapos, ang gamit nating CorelDRAW ay CorelDRAW X7. So, wala pa ako nung latest. Hindi ko pa na sikasong bumili. So, working naman to. Maganda naman ang ano nito. Kaya ito na muna yung ginagamit ko. So, okay. Punta dito sa file kung saan ay i-install natin muna dito sa ating PC. So, kaibigan, ito yung isasend ko sa inyo no, kung sakaling gusto niyo ng file nito. Itong creation na blah, 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 blah. Okay. So, unahin natin i-install, mga kaibigan, yung ito. I-bin natin large icon. Ito, ha? Okay. Sundin nyo lang mga kaibigan yung installation guide. So alam ko naman nakapag-install na kayo ng iba't ibang klaseng software. So parang ganito lang din yun, no? Okay, double click na lang natin. English, okay. Next. Agree. Yes. O yan, nag-i-install na siya. Sabi niya, please wait while Windows configure Microsoft Visual C++ 2.0. Madali lang naman to mga kaibigan. Ano? Tapos mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano palilitawin yung icon no, dun sa CorelDRAW. Okay? Wait lang tayo. And after nyo install to mga kaibigan, i-install naman natin yung nasa kabilang folder, yung USB driver. A few moments later. Okay. Tapos na. Ito naman, ito naka-folder na to. May laman to, ayan. Okay. Install naman natin tong CDM version 2. Chop, 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 chop. So ganun lang din, install mo lang. Then extract the requested operation requires elevation. Okay, run the program using compatibility settings. Extract. Next. I accept this agreement. Next. Then finish. Alright. So okay na yon. Ito na lang pindutin nyo. So yun mga kaibigan, na-install na natin yung creation picat at saka yung USB driver. So ngayon naman, pupunin natin yung kanyang icon dito sa CorelDRAW para
mabilis nating or mabilis tayo makapag-cut. Okay, buksan natin tong ating Corel Draw X7. Ito siya na kayo mga kaibigan, mukhang medyo mabagal pa tong laptop ko. Medyo delay kasi nga nag-update hanggang sa ngayon. Okay, buksan tayo yung document. Kalimitan mga kaibigan, no, pagka ano, bagong install yung inyong PCAT, ay may makikita na kayong icon dito sa gilid. Ewan ko ba't di lumalabas eh. Pero minsan meron yan dito, sa part na to. Saan? Dito lang sa screen. Kaya lang ang pangit naman, habang kasi gumagawa ka or nagli-layout ka dito sa CorelDRAW, ay nandyan lang siya. Anyway, pwede mo naman siyang itabi. Kaya lang gagawin natin mga kaibigan, iahalera natin siya dito sa, ano ba tawag dito? Okay, papalapasin natin, ha? Lumas ka na! Na! Okay, ganito ano yung gagawin mga kaibigan. Punta kayo dito sa Tools. No? Tools. Customization, then commands, to commands, okay, then file, to pull down arrows, yan, then punta kayo dito sa macros, Marcos to ah, binili, okay, macros. Then, kunin nyo tong, ito, tong creation cut. Ha? So, ito siya. Okay? Pwede nyo yung i-select, then i-drag nyo na. I-drag nyo lang dito sa taas. Ayan. Para magkaroon ka ng icon doon. Anytime na magka-cut ka, siya na lang ipipindutin mo. Okay, ayun. Ha? Ano na siya? Then, i-okay mo na lang. Okay, ayun. Meron ka na ang icon. So, pag magkakat ka, halimbawa, type tayo ng name. Kuya J-Boy. Ayan. Select mo siya. Punta ka dito sa icon na inilabas mo kanina, yung creation cut. Ayan na. Ready for cutting ka na. So, aralin nyo na lang yung settings. Importante mga kaibigan, lagyan nyo ng or nakaset tong blade offset kahit 0.1 lang. No, kasi pag hindi yan naka-check, yung offset na yan, nagkakaroon, kumbaga, hindi nagdudugsong yung cut. No, kaya pag winid mo, sumasama yung details or yung design. Kasi hindi siya nagdudugtong yung cut niya. Hindi napuputol, kumbaga. So, ito, itong device. Kung ganito yung cutter niyo, dapat ay naka-CS series kayo, no? Ayan, hanapin nyo yung CS series na yan. Then, dito sa port, automatic naman yan kasi eh, na gaganyan. Pero just in case, no, hindi nyo makita, hanapin nyo lang dyan sa mga port na yan. So, testingin natin ngayon, mga kaibigan, magkakatayo dun sa ating PCAT. A PCAT. Kuyi pala. Let's go. So, wait lang, mga kaibigan, isa-set up ko lang. Layo kasi. So, ayan. Okay na. Okay. So, ayun mga kaibigan. Hindi ko na nirecord yung screen. So, ikakata natin to mga kaibigan ha. Liwanag. So, hindi ko na siya i-record yung screen mga kaibigan. Tingnan nyo na lang yan. Blade offset, blah, 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 blah. So, naka-CS series. Tsaka na yung port ko ay naka-COM3. Okay? Kung ang kakating nyo mga kaibigan ay vinyl or yung vinyl for shirt pala, kailangan naka-mirror, no? Kung vinyl for shirt. Since sticker naman yung ating kakaten, okay na yung normal cut. Send natin. Tingnan natin kung gagana. Okay? So, ayan mga kaibigan. Cut ka siya. Marketing.
Di naman po ito ang pinagagawa ni sir. Plaka, sabi plaka, hindi po ito. Okay, mga kaibigan, nakapagkatanate na tayo ng Uya Jeboy. Malit pala yung nilagay kong ano, walang K, kinapos. Anyway, ano lang naman yun, testing. So ayan mga kaibigan, ganun yung pag-install nyan, ano. At kung may maging problema kayo, mga kaibigan, sa, yun nga, sa installation nyan, eh, hindi ko na ho yun masasagot kasi kita nyo naman, hindi tayo nagka-problema sa pag-install ng driver tsaka ng pickup hanggang sa madala natin dito sa ating CorelDRAW. Okay, hanggang sa makapag-cut na tayo. Itong laptop na ginamit natin pandemo ay ito'y bagong reformat. No, kasi galing to sa Windows 7, so ginawa kong Windows 10 Pro. So ayan mga kaibigan, sana'y makatulong yan, ano? Doon sa mga nag-PPM, nagme-message sa atin. Kung paano daw ba paganahin yung mga nabili nilang ganito. Siguro second hand nila nabili at walang mga kasamang software. No? So si CorelDRAW ay pwede na, basta kailangan nyo lang itong ganitong driver. So isi-send ko yan sa inyo mga kaibigan, kung sino man yung gusto manghingi. Alam ko marami na nag-comment doon sa huling video natin. So baka mamaya mag-send ako ng ano ha, ng mga file. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Please like, comment, and subscribe at i-hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video at tutorial na i-upload natin. So muli, hanggang dito na lang. Kuya Jeboy signing off. Peace!